Just a feeling sky. You know how much I need you tonight. Ano to siya, guys? Coriander. Gagayatin natin kasi marami to siya ngayon sa labas, dun sa garden. Ayan ngayon. Para mag-last siya ng matagal. Sayang naman. Yung iba pinamimigay na namin dun sa nanay ng amo kong babae. Ilagay ko to siya sa freezer. Ilagay sa freezer para mag-frozen. Para hindi siya, no? Hindi siya sisira. I know how much I need tonight. Sayang. Pero yung gardener namin, dalawang klase na naman to, tatlo. Yung parsley, ito naman coriander. Yung parsley din namin marami. Kaso lang ang parsley, mas madalas kasi siya namin nagagamit. Ito, pwede to siya pang sangkot siya sa ano. Pag nagluluto ng chicken, na matchbos, tsaka kita yung aking ginagawa. Pagka meron kayong mga ganito, eh, para ma-preserve siya. Na hindi siya na, nabubulok kasi ito pag nag-stay ng mga 10 days sa fridge, nabubulok. At saka ang freezer, ang fridge namin ngayon since taglamig. Sobra, nagpo-frozen pati mga gulay. Siya, sobra. Hugas naman na rin to. I-ano ko na lang. Pahanginan sa electric fan. I know how much I need you tonight. Diyos ko, pagod na pagod kaya kami kahapon. Yung binubuhat namin, yung mga ginawa namin, mga achar nung nakaraang araw. Malaking kaldero. Sakit sa katawan na. Kasi pag hindi ko to hinabol sa ano, habulin na ganitohin, masisira, sayang. Sayang siya, hindi na siya mapapakinabangan. Ngayon naman hindi sila masyadong nag-ano, marami kasi yung pagkain sa fridge, guys. Naka-stock yung mga foods. Kaya kakain sila ngayon mga iinit-init lang. Mabuti naman itong amo ko, hindi siya masyadong maselan yun sa rehit-rehit na yan. Kain sila naman. Yung bahaw-bahaw sa atin, bahaw-bahaw. Stuck ng 2 days, ganun. Meron talagang ibang employer. Yung asawa nung kapatid nung amo kong lalaki. Yung misis nung hindi ko nakain ng ano yun. Yung tinapay, basta 3 araw, tinatapon na. Hindi naman sira yun. Ayan na. Tapos,
Gagawin ko ngayong soup ito. Ito na lang yung gagawin kong soup ngayon. Ito yung ihahalo ko sa salata, yung halloumi cheese. Lalagyan ko ito.
broccoli. Okay. Papunta na siya sa pagkasira sa iyo. Okay, gagawin ko na lang tong ano, shorba. Soup. Yung sa amo ko lalaki. Bigyan ko lang na siya ng... Naku, wala pala akong butter. Ubus pala yung butter kahapon. Masarap to siya, ikisa siya sa ano. Yung butter, ilagay niyo muna sa kaldero. Tapos, pag nag-melt, lagyan nyo siya ng kahit 2 tablespoons ng flour. Yung isang kutsa nyo yun hanggang sa maluto din yung flour. Pag naluto yung flour, yung resulta ng amoy niya, mabango. Kasi para siyang na-roasted. Roasted flour. Ayun, tapos pagkaraan nun eh, lagyan nyo siya ng konting tubig para magkaroon siya ng sabaw. Pakuloyin konti. Laglag nyo to siya. Kahit mga 15 minutes lang siya. Para wag naman siya mangitim. Pag over ko kasi yung veggie, nangingitim. Pangit siya. Akong butter, gisa ko na lang to sa ano, olive oil. Broccoli, since wala akong butter, partneran ko lang siya ng isang pirasong potato na medium size. Gigisa ko siya sa bawang tsaka garlic. Tapos pagkaraan nun, i-blender. Kukuha lang ako ng mga pirasong mga bits ng ano, para magiging siyang floury pag-serve. Hindi ko siya i-blender lahat. Magtitira ko ng mga kapirasong pang-toppings ba? Decoration. Iyon lang. Tapos pwede rin nyo siya, lagyan siya ng yogurt na kahit 2 tablespoons ng yogurt before nyo i-serve. Tapos, lagyan nyo siya ng fresh parsley. Pero kung gagamitan ko siya ng flour na igigisa ko dun sa butter, yung flour, since i-roast ko siya, no? Hamsi-hamsi mo siya. Tapos lagyan mo siya na after mag-roast, masmell mo naman yung flour na naluto na siya sa butter. Lagyan mo siya ng konti tubig, tapos saka mo siya ilaglag tong ano, broccoli. Ngayon, after nun, mag-blender mo siya pag naluto na yung broccoli. Biblender mo siya. Pwede siya cooking cream. Before mo siya i-serve, pwede siya cooking cream. Tapos yung pinaka-decoration mo lang sa ibabaw, eh kahit para magkaroon siya ng ano, yung nice smell, lagyan mo siya ng konting oregano kasama dun sa pagbi-blender. Tapos ang pinaka-toppings mo nun, pag-serve, before mo siya i-serve, lagyan mo siya ng ano, yung paprika, yung red powder na bell pepper. Yun. Bell pepper powder. I-design mo lang siya sa ibabaw before mo siya i-serve. Yung soup na rin siya.
Ay, yung gagawin ko ngayon, partner ako siya ng potato kasi wala akong butter. Gigisa ko lang siya sa olive oil. Itong soup, para to sa amo kong lalaki naman. Kasi hindi man siya kumakain ng rice, bibihira. Ito, itong potato, magpapathick lang siya sa soup. Medyo creamy ang dating. Hindi ko palang kung anong gagawin namin tanghalian, guys. Kaming dalawa na kasama. Sarap sana kumain ng patatas lang. Kasi puro kanin. Okay, guys. Bye-bye. See you next time. Bye.